Magandang araw ulit mga ka-RS. So dito na naman tayo sa rear disc na. Dito na tayo sa plato. Eh tapos na tayo dito sa part 1 natin. Kung hindi nyo napanood kung paano ko ginawa o paano kinabit yung brake pump cylinder, brake pump master, panoorin nyo yung una kong video. Ito pangalawa, ito dito na tayo sa disc nya o plato, sa disc brake na. So itong caliper ito tatanggalin lang din natin kasi ito connected naman yan doon sa brake pump master. Ang ipapakita ko kung paano ito ikinabit sa stock hub natin. Ito wala akong nagpalit ng hub ito yung stock na hub ng RS. Ito may itong OKM brand na ito, meron siyang disc na conversion na plug and play, kinakabit lang, pinapahigpitan dito. So alisin muna natin itong caliper para mas madaling pakita. Dalawa yan dito mga kares, itong bolt na ito, itong isa dito yan, tinanggal ko na para mas madali matapos ang video. So ito yan, tanggal na, pwede natin itong yun, medyo mahigpit yan, tanggalin. Itabi lang muna natin kasi ang bida ngayon sa video ito, ito alam naman natin ang mechanism kung paano yan kasi connected yan doon sa brake pump master. So ito na lang kung paano ikinabit itong bracket pa. Ito mga ka-RS, ang ginawa ko dito, ito dati kasi mahaba siya na nakakabit yun dito sa brake rod, sunod yung may ano dito, yung parang flat bar na yung papunta doon. Doon ko ikinonek dati. Ngayon ang ginawa ko para medyo malinis tingnan, nilagyan ko, winilinigan ko ng ito. Yan, tatlong bakal. Ito, isa, dalawa, at saka itong dito sa ilalim para hindi gagalaw. Yan ang bali nagsilbing bracket niya. Mga ka-RS, ako lang din ang nag-welding. And then yung dito, dito na nakakabit yan. So ngayon mga ka-RS, itatanggalin ko muna ng full itong rim natin kasama ang tar. Itong set na ito tatanggalin para maipakita ko sa inyo kung paano ikinabit itong disc na ito. Ganyan ang itsura niya mga ka-RS pag natanggal na. So yan, yan siya. May apat na bolt. Then yung bracket ito, yan siya ang itsura ng ginawa kong bracket niya. Ito, nakita nyo, medyo pinanipisan ko yan kasi sobrang kapal dati. Sobrang kapal yan dati. Kaya pinanipisan ko para magsakto dito. Hindi naman sobrang higpit kabilaan para hindi bumuka itong swing bar. So dito yan siya nakakabit. Ganyan. So ilipat natin ang pwesto mga ka-RS para mabaklas ko na itong disc na ito. Ito mga ka-RS, itong sprocket itatanggalin din natin. Dito makikita yung rubber damper. Ganyan lang pagtanggal mga ka-RS. Yan siya. Ito may mga harang yan siyang ganyan, yung apat na yan. Para dito yan sa rubber damper. Ito natatanggal din yan. Ganyan. Sunod, tinanggal natin yun.
para mas flat siya dito. Madali nating tanggalin ito, itong apat na ito. Allen wrench ang gagamitin natin. Yan, paluluwagan natin yung apat na yan para makita nyo kung paano nakakabit itong yan sa hub na yan. Yan, nakikita nyo yun mga ka-RS, stock hub natin yan. Bali daw ikinabit lang dito, pamamagitan ng ito humigpit yun doon sa loob. Pero hindi yan, hindi ito yung style na binutasan ng hub sa gitna at nakaabot dito sa kabila. Ito wala mga ka-RS, malinis yan, walang butas ng hub yan. So tatanggalin ko muna ito mga ka-RS. Ito natanggalan natin mga ka-RS. Ngayon pwede na nating tanggalin ito. Yan siya. Tabi lang muna natin. And then, ngayon nakikita nyo itong apat na ito. Yan naman ang tatanggalin natin. Size niyan mga ka-RS is 14mm. Itong gagamitin natin. Ayan mga ka-RS, isa-isa ko nang napaluwagan. Ayan, apat na yan. Tatanggalin na natin. Ngayon, yan, iangat. Kita nyo, yan lang. Ganyan kasimple mga ka-RS. Yan siya. Bakit siya humihigpit? Ang dahilan is ito mga ka-RS. Ito, yan. Parang mga brake pad kasi yan. Na yan yung humihigpit. Habang pinahigpitan mo itong yung bolt na apat, idahan-dahan siyang umaakyat. Ito, ang direksyon niya is pahigpit. Papunta ganun, papunta ganun. Yun. Ganyan ang mechanism niya mga ka-RS. Parang ito, yung sa brake pad, yung ano niya, yung sa brake pad na sides ng brake pad. Yung dating sa brake shoe natin na iniipit dyan, ngayon sila itong gumagawa para umihigpit dyan. Kaya makapit itong conversion natin at doon nakakabit yung disc. Kaya hindi siya gumagalaw. Ngayon kung napapansin nyo ito medyo humigpit na nga kasi medyo matagal ko nang hindi natingnan. Yun, parang may kalawang na rin. Pero hindi ito kinakalawang mga ka-RS, siyempre alloy ito. Ang gagawin ko para medyo paluwag. Para ipakita ko sa inyo mga ka-RS kung paano ba ang mechanism. So, yun mga ka-RS. Sinasabi ko parang brake pad mga ka-RS. Yan siya. Ito yung humigpit dito. Yan o, kumapit na nga. Yan. Itong apat na yan. Yun, naiwan pa no, talagang kumapit na mga ka-RS sa sobrang tagal na hindi ko nabuksan. So ito siya mga ka-RS, ganyan ito, kikita nyo parang slanting siya. Yun, to slide ganyan. Yan yung stock hub natin mga ka-RS na nilalagyan ng brake shoe.
makikita nyo, walang mga butas yan mga kares. Sa iba kasi, ang ginagawa nila, nilalagyan ng butas papunta doon. Hanggang sa kabila, nilalagyan ng bolt doon sa kabilang parte. Kabilang side. Ito naman sa akin, ginawa ko, para hindi na ako magbubutas, ginawa ko, yan mga kares, pinutulan ko yan. Para saktong-sakto lang ang taas niya, hindi aabot sa kabila. Ganun rin naman ang mekanism niya. Pag umakyat siya, ihigpit. Pag pataas, ganyan. Babalik na rin natin mga kares. Ngayon, ang mangyayari mga kares, pag inilagay natin ito, ganyan, yun, makikita nyo, yung sentro doon, yun, butas na yun. Pag hinigpitan mo ito, itong bolt dito, hihilain niya, itong alloy na ito, hihilain niya, paakyat. Kaya itong dito, itong mga, parang brake pad na ito, hihigpit. Kasi ito, yung sinabi ko kanina, ganun no, paslanting. Siyempre, hihilain niya, magkakaroon ng pwersa, kasi ito din, slanting din siya mga KRS. Ang pwersa, pataas, then ito, nahaharang din dito, kaya ang nangyayari, humihigpit itong apat na ito, at permanente na siyang lock. Habang nakahigpit. So, ganun ang mekanism niya mga kares. And then, pag nalagay na, napahigpitan itong dito, lagay na rin yung test natin. Yun. Doon sa caliper, ihigpit. Kaya, yun ang nangyayari. So, ganyan ang mekanism ng OKM disc brake natin mga kares. Ibabalik ko lang muna mga kares. Ang pagpapahigpit nga pala mga KRS is parang palipat-lipat natin gagawin. Hindi yung diridiretso nating pahigpitan ng isang bolt para masigurado nating pantay ang pagkakahigpit yung dito sa palipot. Dati may kasama itong parang lock dito, parang yung ihi or yung axle na pupunta dun sa kabila, pinapahigpitan. Para sakto-sakto ang baba niya at lapat na lapat yung mga dito. Kaso hindi ko na makita. Kaya yun. Ganito ang gagawin natin. Kada isa pahigpitan. Kung saan naman maluwag. Doon naman. Lipat natin. Para pag nagpahigpit na tayo ng sakto. Ang magiging resulta is pantay. Kasi ang mangyari pag hindi pantay ang pagpapahigpit natin mga KRS. Doon yun nakikita natin parang gumigiwang niya itong plate. Kaya yun minsan pag pinapaikot natin ang itong gulong, merong mahigpit, merong maluwag na part sa caliper na umiipit dito sa disc natin. At pag ganyan na napahigpitan, tingnan natin kung dito sa size nya itong mga gap dito o kung pantay ba. Pag sa tingin pantay na o saktong ng mga pagkahigpit, pwede na nating ibalik ang disc. Ang paglalagay naman ng direksyon ng disc na ito is wala namang problema kahit sa lubong o ano ba. Ang sa akin ginawa ko lang sinusundan ko lang yung takbo ng gulong. Yung takbo ng gulong na ganito parang papunta dito. So clockwise then nasa right kasi itong brake natin. Disc brake. So ganito ang direction na ginawa ko. Para at least parang hindi siya sa lubong. So
caliper. And then ganyan na mga KRS, naibalik na yun kung nakikita nyo sa stock hub conversion disc natin kinabit yun. At least hindi na tayo nagpalit ng hub, para kung gusto nyong ibalik sa standard sa stock, madali lang tanggalin and then balik sa brake shoe kung gusto nyo. Then yung sa bracket, ganito na naman yun. Kanya nang nangyari sa bracket. Siyempre yung caliper dito, umiipit dito. Then bracket, dito yung swing arm. So yan mga kares, ready to balik na itong gulong natin. Ayan mga kares, naibalik ko na. Ayan siya. Ngayon itong caliper, ibabalik ko na rin dito sa bracket. Then itong tambutso mamaya. So yan ang itsura niya mga kares pag nakabalik na ang disc brake natin na conversion. So yan mga kares, ito ibabalik ko lang itong tambutso mamaya. Hindi ko na ipapakita sa video kasi sobrang haba na. Ay, hindi naman sobrang haba pero mahirap nang i-upload. Magapang net natin. So ayan mga kares, maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo o nagustuhan yung video ito. Please like and subscribe. Ride safe. God bless. Maraming salamat.